Hi guys, sana panoorin niyo po ito. Ito guys, panood ko sa interview ni Attorney Clear Castro sa isang nakapag-loan ng online lending apps. Ang sabi ni Attorney Clear Castro, mahihirapan magdemanda ang mga online lending apps. Bakit? Dahil matatakot silang lalabas. Ayaw nilang lumabas ang mga yan kasi dahil sa kanilang mga pangaharas. Kaya nga sabi ko sa inyo, lagi niyong i-screenshot lahat ng mga ebidensya para in case na magkadimandahan man, eh meron kayong mga ebidensya na kayo ay mga tinatakot nila or hinaharas nila. Ito guys, papanoorin niyo to para magkaroon kayo ng idea sa mga sinasabi ko po. Magkaroon kayo ng lakas ng loob upang labanan itong online lending apps. Huwag niyong hahayaan na magpapaalipin sa kanilang mga sinasabi. Kaya guys, once na napanood niyo po ito, sana matatahimik na kayo. Makakakain na kayo ng marami at makakatulog na po kayo ng mahimbing. Wag na po kayo magpapaalipin sa mga online lending apps na mga yan. Hindi sila ang kailangan natin dahil marami pang paraan para mabuhay dito sa mundo. Wag tayo magpapaalipin guys. Tandaan nyo yan. Sila, kailangan natin sila, pero sila ang mas kailangan sa atin. Biruin nyo dahil sa kanilang mga mapanglamang na mga interest, penalties, at mga penalties. At kanilang due date is napakaikli, kaya tayo ay ginigipit talaga lalo. Biruin nyo, 7 days lang, kaya tayo nagigipit. Kahit nasabi nila na magpa-partial ka, tapos ikaw naman, magpa-partial din, partial payment ka rin. Hindi mo pa rin yan mababayaran lahat dahil once na nag-partial ka at ang due date is dumating na naman, is another penalties na naman yun. Tutubo na naman yun na tutubo. Kaya ang nangyayari, lalo kang nababaon sa utang. Kaya guys, once na makawala ka na sa ula, wag na kayong uulit dito. Dahil walang mangyayari sa inyong buhay, kundi mabaon lang na mabaon. Sandun na rin sa mga nakikinig. Alam mo, ganito yan eh. Mahirapan din naman magdemanda ang mga online lending. Bakit? Unang-una, Corbs. Lalabas sila eh. They will know. Diba? Kumbaga para kayong ano eh. I don't want to compare din with the NPA ah. Hindi sila ganun. Para silang no permanent address. Diba? Parang no permanent NPA na no permanent address na hindi mo alam na minsan kapag ka nakikipag-usap sa'yo, nakatalukbong. O naka, anong tawag doon? Naka-bonnet? Ano? Nakatakip. Na hindi mo kilala. Diba? Nakatakip. So, hindi yan lalabas. Ito ang analysis ko sa mga online lending app. Hindi yan lalabas. Unless legit ah. Hindi yan lalabas. Kasi madidemanda sila sa ginagawa nilang harassment. Ano yan? Pangalawa, yung mga kliyente nila, they can question yung exorbitant na interest at yung court pwedeng babaan yan. Ang sobrang taas ng interest, hindi yan hinahayaan ng court. Nakikialam ang court, binababa yan sometimes into 12% interest, so 1% per month. Minsan 6% pa pag sobrang talagang exorbitant. So that's why, ang ginagawa lang ng mga to is manakot. The problem with our kababayan na kasi minsan talaga natakot sila what will happen, di ba? Pero kung sasabihin mo na magdidemanda sila sa inyo, halimbawa hindi ka magbayad Corbs dahil sa hindi mo sila kilala, hindi ka nila magdidemanda. I'm telling you. Di ba? Magdemanda man sila, puntahan mo lang kami Corbs. We will help you. At meron pa akong napanood sa kanya mga interviews sa mga na biktima ng online lending apps. Sinabi ni Attorney Clear Castro na wala pang mga online lending apps na nagdemanda sa korte. Hindi ko lang mahalap yung video na yun pero napanood ko yun. Kaya sasabihin ko na lang dito guys.
wala pa daw online lending apps na nagpunta sa korte at nagdidemanda. Kaya ito guys ang gusto kong ipabatid sa inyo, yung mga tinatakot nila na kakasuhan kayo dahil sa utang, ganyan-ganyan. Sana mapanatag na kayo kung once na mapanood nyo ito. Yan lang ang gusto kong i-ano sa inyo guys para mapagpagaan naman ako ng loob nyo. Dahil alam ko yung nararamdaman nyo. Pero sana guys, hindi porkit sinabi ito ni Attorney Claire Castro na wala pang nagdidemanda ng mga online lending apps sa korte, lubos-lubosin nyo lang maghihiram sa mga ulak. Hindi po ganun guys. Dapat maging responsible po pa rin tayo. Kung nangutang ka, dapat alam mong kaya mong bayaran. Hindi yung utang ka ng isang online lending apps tapos mag-i-install ka na naman ng isa pang online lending apps. Hindi po ganun guys. Dahil lalo mo lang dinadagdagan ang iyong problema. Kaya sana maging responsable na po tayo sa susunod. Alam na po natin lahat ang ating gagawin. Pagka pumasok ka sa ganitong sitwasyon, dapat alam mo na yung gagawin. Siguro naman guys, alam nyo na yung ibig kong sabihin para dito. Malalaki na po tayo, hindi na po tayo bata. Nakatulong ako sa video ito. Patapik naman ang aking munting bahay guys. Para sa iba pang upcoming videos. Thank you!